How many percent is the ideal minimum net returns in a business worth continuing? Nako, napakaganda nitong tanong mo kasi nung pag nagpaplano ako ng business, siyempre may feasibility study. Tapos, yung possible or yung potential return niyan, yun yung nagbibigay sa akin ng isa sa mga major considerations kung talagang ipupursu ko siya o hindi. Dati, ang tinitingnan ko is dapat mag-ROI yung business within 2 to 3 years. Ibig sabihin, kung maglalabas ako ng 1 million, dapat within 2 to 3 years, kumita na ng 1 million yung negosyo. Yun yung ROI niya. So, depende kasi sa nature ng business, we cannot really set yung percentage niya. Okay? So, let's say na, yes, mababawi siya ng mga within 2 to 3 years, yung capital na nilabas mo. You compute ano yung potential na return yan every month. Then the next question that you ask yourself is, acceptable ba siya sa akin? May mga good business ideas kasi na, let's just say na ang returns mo would be around 5 to 6,000 a month. Meron akong kaibigan na, ay parang maliit kasi ano, maraming oras yung makukuha nito sa akin. Tapos, yung kita ko na 5 to 6,000, kulang pa yun sa mga gastos ko. So, even though it's a good idea, even though there's a lot of profitable potential, a lot of potential for profit, I don't think it's worth pursuing on my part. So, depende talaga kung ano yung status mo or situation mo. But, before pursuing an idea, yun yung dalawa na titingnan ko na numbers. Kung gano'ng katagal ko mababawi yung nilabas kong capital, dapat mga 2 to 3 years. 5 years maximum, depende. Kasi kunwari restaurant, I don't think mababawi mo yung gano'ng kalaking capital within 2 to 3 years. Well, who knows? Some of them are more lenient ba? Or more conservative na binibigyan ng 5 years. But also, based on average numbers or yung market research mo, acceptable ba sa'yo yung magiging income mo per month? As in yung ano, net income. If those two are okay, then I would say it's a good business to pursue. Okay siya sa'yo na i-career. Yun yung naisip ko na word. Okay siya na gawin na business. Now, let's say that you're already running your business and magpa-fluctuate talaga yung income niyan, yung profits mo, yung revenue, paano mo masasabi na hindi na worth it, isasara ko na tong negosyo na to? Again, the first question is, kaya pa ba niyang ibigay yung income na kailangan mo? So, hindi yung gusto, no? But yung kailangan. Kasi kung hindi naman niya kayang i-provide yung income or yung revenue na kailangan mo, then, short to say, parang nalulugi na yung negosyo and that's not worth pursuing anymore. Minsan, meron akong kaibigan na meron siyang day job, meron siyang corporate job, meron siyang side business, meron siyang home-based business. Yung home-based business, break-even. Hindi niya sinasara. Bakit? Kasi yung kinikita niya dun sa home-based business, extra income lahat yon para yung pambili yun, pang shopping ngayon, pambili niya ng mga wants yon. So yung cost of living niya, galing dun sa day job niya, corporate job niya. So hindi niya sinasara yung home-based business niya kasi zero naman yung kailangan niya na revenue dun. Pero bakit pa rin niya ginagawa? Wala naman siyang kinikita. Doon papasok yung passion niya, no? Na gusto niya yung ginagawa niya. Nag-i-enjoy siya doon sa pagpapatakbo ng negosyo kahit na walang kinikita. But again, the first requirement po is hindi naman niya kailangan kumita ng malaki
dun sa negosyo kasi meron siyang day job. Iba yun kung wala siyang ibang source of income at yun lang, tas break even, I don't think that's worth continuing anymore. Okay? So, the first factor is, naibibigay ba nito yung kailangan ko? Kung naibibigay pa, then you can go to the next step na, does this bring me other benefits than money? So may nakukuha ba ako dito sa negosyo na to bukod sa pera? Kasi kahit na malaki yung kinikita, hindi naman lugi, pero nasistress ka na, parang meron yan eh, pagising mo sa umaga, hindi ka na excited na patakbuhin yung negosyo. Then, it might be better to find or to pivot to another job or another business that could bring you back that excitement. But you have to understand, minsan ang mga businesses, may mga lean seasons yan. And I know people na they just try to survive through the lean seasons because pagdating ng peak season, mababawi naman nila lahat ng mga hindi nila kinita during the lean season. So very subjective yung answer ko, DV Burn, but I guess the first thing that you need to run are the numbers para meron kang objective na criteria to decide. And then the second one, dun tayo punta sa psychological or emotional benefits that you get from the business. Because truth be told, may mga kilala talaga akong negosyante na hindi nila sinasara yung negosyo nila kahit na maliit na lang yung kinikita because number one, hindi naman sila doon talaga kumukuha nung pang cost of living nila. But second is, gusto nilang i-continue yung pagtulong doon sa pamilya nung mga staff nila. May mga maghanap kayo ng negosyante na medyo matagal na nagpapatakbo ng negosyo. Sinasabi nila minsan ang reason na lang nila for continuing the business kahit na hindi na ganun kataas yung profit is because they don't want to abandon their employees. Ayaw nilang iwanan yung mga pinapasweldo nila, no? Kasi parang naging family na sila. Minsan nga umuutang pa yan. Lalo na no pandemic ay met people na talagang nag-loan para meron silang pang-sweldo dun sa mga staff nila dahil walang operations. So, syempre, wala ding sweldo yung mga tauhan nila. So, they applied for a business loan primarily because gusto nilang ituloy yung sweldo ng mga tauhan nila. So, it really depends on ano yung reason why you want to continue the business if the profit is out of the equation already. Okay? So, yung percentage, I would say, dati, I based it on ano yung need ko na income nitong business na to. So, walang specific percentage, but going beyond the number, it's already about the psychological or emotional benefits that you get from running the business. May mga kilala pala ako na nag-home based business kasi yun yung stress reliever nila from their corporate job. Malaking kinikita nila sa corporate job. Sabi ko, ba't ka pa nag-home based business? Eh, malaki na naman yung sweldo mo. Sabi nila, number one, stress reliever nila. Number two, who knows, it could grow and that could allow them to eventually resign and focus on running the business. So, depende talaga sa reason. It all goes down to you. Ano yung nararamdaman mo? Ano yung goals mo? Ano yung financial goals mo? Ano yung resources mo? Okay? So, that's my answer to you, DV Burn.